Okay, so magandang hapon mga kapatid. So ngayon, tuturuan ko kayo kung paano ang mag-cell ID locking sa CLT S10G na modem, prepaid Wi-Fi. So may mga nagtatanong kasi, maraming nagtatanong about sa cell ID locking. Isa na si Gabo, si Gabriel Di Manarig, shout out. Actually, siya lang talaga yung nagtatanong kung bakit ko ginawa itong video na to. So ngayon, tuturuan ko kayo kung paano gawin yung cell ID locking. Okay. So una, kailangan meron kayong application. Ida-download nyo yung application, ilalagay ko sa description. Si Net Monitor Lite. Diyan natin makikita yung cell ID kung saan natin siya ilalock. Okay. So paano gamitin yung Net Monitor Lite? Kailangan ninyong isalpak muna yung inyong SIM card sa cellphone ninyo. Yan yung una nyong gagawin. Then, i-open nyo yung mobile data. Buksan nyo na ngayon si Net Monitor Lite after nyo siyang ma-download. Okay, then makukuha nyo yung result. Yung sample result, ganito yung magiging itsura. Yan siya. Yan yung interface ni Net Monitor Lite. So dito, may makikita kayong ARFCN, then CCID. Diyan, yan yung mga kailangan natin mamaya for the cell ID locking. So, pag meron na kayong gantong result gamit si Net Monitor Lite, magla-login na kayo ngayon sa inyong system, sa modem sa system ng modem ninyo. So, since gamit natin is CLT S10G, mag-login tayo sa 192.168.254.254. Gamit ang default username and password. By default kasi, mga kapatid, ang cell ID locking, naka-disabled yan. Pag binili nyo yung modem nyo, disabled siya. So ngayon, i-enable natin siya para makapag-cell ID locking tayo. Usually, gantong oras, kahit may antena ako, medyo bumababa yung internet speed ko dahil nga sa peak hours maraming gumagamit. Okay, so before tayo magpunta dun sa cell ID locking na webpage, mag speed test muna tayo. Eto, tinanggal ko yung cell ID locking ko para mapakita ating tutorial na to. And then, try natin ngayon mag speed test. Ayan, so ngayon medyo mas makulimlim. Alam ko, medyo mahina ang sun kapag walang sun. Of course, joke lang yun. Okay, so hintayin lang natin. So ganyan, wala siyang cell ID locking, ganyan kababa. Pero may internet, may antena na ako niyan. So ano ako ng mga modifications para mapakita sa inyo itong tutorial na to. So ibig sabihin, hindi stable yung ating internet. Ngayon, paano ba mag-cell ID locking? So ganito, kapag nakapag-login na kayo sa system ng modem ninyo, punta kayo sa device settings. Advanced settings. Then, click nyo si DHCP. Yan. So, pag na-click nyo yan, mag-re-refresh yung webpage. So, itatype ninyo si Netlock PCI. Ito, Netlock PCI. I-change natin yung nasa URL. Yung router setting, palitan nyo ng Netlock PCI. Ayan po, Netlock PCI. Net underscore lock PCI. Yan, sa programming kasi yung underscore. Nagre-represent yan for space. Okay, so by default, ang cell locking natin, naka-disabled. So, anong gagawin natin ngayon? I-enable nyo lang siya. Enable nyo. Ayan. So, pag enable nyo siya, may lalabas na frequency, lock cell ID, input frequency, and input cell ID. So, dyan yung nagagamitin ngayon yung result na nakuha natin kay
net monitor light. So ilalabas ko lang. So ayan siya. So makikita niyo dito mga kapatid, meron tayong 5 na nakuha. 9485. Etong part na to, si ARFCN, yan yung ilalagay ninyo dito kay frequency, input frequency. Habang etong si CID/PSC/PCI, yan yung ilalagay nyo kay input cell ID. Okay. So, ngayon, isa-isahin nyo yan. Siyempre, dapat nakaano na pala kayo. Bago kayo magawa nito, kailangan napili nyo na yung pinaka-the best na band. Nturo ko na rin nyo kung paano mag-frequency lock. Puntahan nyo na lang din yung mga previous videos ko. So, kailangan nakaselect na yung best band sa lugar ninyo bago nyo gawin to. Okay. So, ito, iisa-isahin niya. 9485. Then, 331. Dito nyo siya ilalagay. 9485. Then, 331. Then, i-apply nyo lang. So, ito, inisa-isa ko itong liman to. Then, nakuha kong pinakamaganda yung may pin... Yung number 3, si 38927, then si 430. Ayan. So, hintayin lang natin, magre-restart yung device ninyo. Then, balik tayo dun sa cell ID locking pag nag-log out yung system natin. So, login ulit tayo. Ang default password, at L03E1T3. Default username, of course, user. So, balik tayo doon. Device settings. Advanced settings. DHCP. Then, kay Netlock PCI. Netlock PCI. Okay, so, kanina, ayan, nakapag-lock na tayo. 9485331. Yan yung unang result dito sa net monitor light. Mag-speed test tayo kung medyo maganda ba yung cell ID na yan. So, yung previous ano natin, speed test, nasa 2 Mbps lang, something. So, wag itas ang cell ID locking, check natin. So, ang advice ko sa inyo, ito, magtsaga lang kayo, isa-isahin nyo lang yan. Hanapin nyo yung pinaka-the best. So, ito, nilagay natin yung 9485331, medyo mabagal pa rin. 1.9, ayan, so 2 Mbps. Try natin yung iba ngayon. Sunod natin tong, ito, si 2988173. So, 2.75, nag-improve ng konti. Ayan, so, lagay natin, 2988173. Then, apply ulit. Yes. Okay, so hintayin lang natin ulit. Usually kasi gantong oras na to yung normal speed ko na. Minsan, bumaba ng 2 Mbps, 5 Mbps. Ngayon, talaga medyo mababa to kasi medyo makulimlim, mukhang uulan. So, today is, ayan, May 22. So, ayan, pangalawang cell ID locking itong ginawa natin. Balik tayo doon. Mag-speed test muna tayo. So, kanina ang result 2.75. Check natin ngayon yung bagong, ito, yung si 2988173. So, again ha, habang hinihintay natin, isalpak nyo muna yung SIM card nyo sa cellphone nyo. Paandarin nyo yung mobile data bago nyo buksan si network net monitor light. So, ang so itong pangalawang ginawa natin, medyo mabagal pa rin. So, ang sabi ko sa inyo, itong si 38927, then si 430, yan yung mabilis dito sa lugar namin. So, again, log in tayo. Kasi once na hindi mo cell ID locking niya, mag-iiba-iba yung band, mag-iiba-iba yung cell ID, hindi magiging pareho or hindi magiging stable yung internet connection ninyo.
So, ayan, advanced settings, DHCP. So, again, yung URL ninyo, yung router setting, papalitan nyo ng NetLock PCI. Yun lang naman. Okay. So, ito, si 2988173, hindi umubra. So, try natin si 38927430. 38927430. Then, apply. Yes. Okay, so hintayin ulit natin mag restart yung device natin. Ayan, so kung makakatulong tong video sa inyo, like and subscribe na rin kayo, pa-share na rin para medyo marami tayong matulungan sa mga naka-CLTS 10G na Globe prepaid Wi-Fi. So, balikan natin yung si, sorry, cell ID locking na page bago tayo mag-speed test. Okay, so advanced settings, DHCP, NetLock, PCI. So, nakaano pala ako saan? Yung ano ko, SIM card, saan? In-open line ko na rin to. So, ayan. So, nakalock siya sa 38927430. So, huwag kayo magtataka. Itong current register cell ID, ganyan talaga yan. Hindi siya magkapareho dito sa part na to. Okay. So, nag-open line ako. Ito, LTE SAN na siya. Siyempre, yung SAN ang malakas dito sa lugar namin. Yung Globe medyo mahina. Okay, so para kay Gabo, since siya yung nagtatanong nito, para sa itong video na to, nawa, mag-subscribe ka na rin. Okay, so hintayin lang natin para kumagat yung, ito ulitin ko lang, 38927430 para siguradong maglalock na siya. Kanina, nasa mga 2 Mbps lang yung ano natin, speed test. Ngayon, check natin. After natin, makuha itong si, eto, si 38927430. Actually, itong mga, nanonood ako sa YouTube ng mga gantong tutorial, medyo hindi ko naiintindihan. Pinaulit-ulit ko, hirap. Hanggang talagang kinapa ko na lang. Use. Balik tayo sa NetLock PCI. So, dito sa lugar namin, ang malakas na band is si band 41. Ayan, si band 41. NetLock PCI. Okay, so ayan, 38927 sa frequency, lock cell ID 430. Okay, so after natin ma cell ID lock na, cell ID locking, mag-speed test na tayo. Ulit. Okay, so yung ping niya, nasa 60. Ayan. So, mas kanina, di ba? Nasa 2 Mbps. So, ngayon, usually talaga, ang speed ko, kahit naka-antena na ako, pag gantong oras, nasa peak hours, lalo na pagtanghali, nasa 5 Mbps, 10 Mbps, mabilis siya sa, ano, mga gabi na, hanggang madaling araw, hanggang alas 8. Pero, pag peak hours, 8 onwards, wala. Bumabagal talaga siya. Pero ngayon, naka-cell ID locking na ako. Yan, nakita nyo, 17.52. Ang pinakamataas ko na speed test nito kaninang alas 5. Actually, kagabi ko lang ginawa itong cell ID locking. Kaninang alas 5, 37 Mbps yung pinakamabilis kong
speed test. So, yun. So, kung natulong sa inyo to, subscribe, like, and share. Salamat mga kapatid. God bless.